Magandang tanghali po. Sana po ako mag-mukbang mukbang na naman po tayo. At ang niluto ko po kanina ay ito po, sinigang. Sinigang na salmon. Ito po, salmon po siya. Salmon. Masarap po dito yung ulo. Ito po, salmon po siya. Ayan, salmon. Tapos, mayroon po ditong natirang galunggong tapos atay. Atay ng manok. Tapos munggo. Meron pa kong munggo natira. Ayan. Tapos po ay meron pong kunting dynamite. Dynamite po. Nagawa po ko ng sawsaw na dynamite. Ayan. Meron din po akong sawsaw na sinigang, patis po, patis. Hindi makita sa kanila. Kain po tayo. Ito po kanin ko. Yes. Yes. Higop mo naman sa baho. Sa baho. Nakalimutan ko. Ito. May ininit lang po ko saglit. Manok. Ito po. Manok po siya. Yan. Parang ano. Barbecue. Alam niyo sa salmon, pinakamasarap. Ulo. Kasi malasa. Ano po kayo? Ano mas ko po kayo sinong atay ng manok? Kasi baka may matira na naman. Baka masira, sayang man.
Nakakahirin. Nakakabulon. Bumabara dito. Alam niyo itong salmon na ito? Tingnan niyo siya. Salmon po yan. Ayan, salmon po yan. Laman ng salmon. Kaso kaya ganyan itsura. Meron po kaming hindi ko po ito binili. Meron po kaming tropa nagtatrabaho sa ano, sa alam mo yung salmon bumabagsak sa kanila, kaya trabaho sa mga prosen na salmon. Tapos yung salmon bumabagsak sa kanila, kinuha nila yung laman. Tapos saka ulo kinukuha ni ay ini kinukuha nila yung laman, tapos yung mga kagaya nito saka ng ulo, kagaya po ng ulo ng ganito, ulo po ng salmon. Bali po yun i-ano, binibigay na sa kanila ng ano, ng may-ari ng kumpanya. Ngayon, marami po silang tropa. Isa na po kami doon. Binibigay nila sa tropa. Nabigyan nila kami. Kaya salamat. Nakatikim ng salmon. Pero lagi po naman silang namimigay. Ang pagtinik ng salmon. Saan may kamera? Yan, yan, yan. Yan po yan. Mamaya, tingnan nyo kung paano ko si, kung paano ko tanggalin ng ulo ng, ang mata ng salmon. Ito pa. Tapos, isasawsaw ko sa patis na may kalamansi. Yes, the best. Yan po. Mata po yun ang salmon. Di ba? Sarap-sarap. Tapos, saw-saw natin sa patis na may kalamansi. Tingnan niyo mabuti ha. Tingnan natin sa mata. Sorry, salmon. Hindi po siyang talong. Yan, yeah, talong po yan. Alam sa atin yung talong na maliliit. Yung tawag sa amin yung talong Tagalog. Napakasarap po yun. Walang chemicals. Ito po kasi hindi na organic yung mga gulay. Kasi nga marami lang chemicals na ano nilalagay. Pero okay pa rin naman po. Masustansya pa rin gulay kasi. Ito po ay tinik ng ulo ng salmon. Masarap.
Sarap talaga ng salmon. Sana maulit muli. Malamang maulit po naman. Mabait naman po yun. Mabait naman sila lahat. Ay, sorry po. Ay, go. Sa taas po kasi namin may naglipat, maingay. Maingay sila. Wala akong pakialam. Makakain niya ko eh. Ito po yung dinig ng salmon. Yan. Yeah. Para siyang suklay. Suwabe. Dinamnam. Sarap na sabaw. Sinigang ko po ito. Tignan natin itong manok. Ito, manok. Ano po siya? Parang barbecue. Ngap. Kahapon pa po yung nyorjan lang. Masarap. Malasa. Ano ang ulam ko? Alam ko alin ang unay ko. May galunggong. Pero dabi salmon. Sulpo. Sulpo. Medyo maganda po ang panahon ngayon, hindi masyadong malamig. Sabagay, magtatag-init na po kasi.
Pero malamig pa rin. Naka-attend na po ba kayo ng ano? Pestahan? Yung sayawan? Sa baryo? Pag malapit na ang pesta, ang disperas, gabi, tawag sa amin ni ano, Flores de Mayo. Ano sila? Nung una sa amin, nagagawa ng tawagin namin ay bahay na yun. Tapos, isang sitio gaya sa amin dun barangay, halimbawa isang barangay merong sentro dun yung ilalagay yung anong bahay na yun, bali ina binubuo ng kabataan yun ho. Sila yung naggagawa. Sila yung nagdidingding. Kasi ang dingding naman huno na yung ano. Yung daw ng yog na nilala nila. Kasi isang araw lang naman huwag gagamitin. Isang gabi lang. Doon nga sa sayawan. Tapos aarkil sila ng mga sound system. Magluluto. Para sa mga dalaga nilang aayain sa sayawan. Tapos pagdating ng gabi, marami na pong naipo na dalaga yun. Paikot po yung upo na yun. May sound system na doon. Sarap sumayaw. Tapos yun, medyo magpapakilala, medyo mag walang gulo, sasabihin. Tapos ayun na, diretso na ang kasiyahan. Tapos yun, kada isang sitio binibigyan nila ng tugtog. Pwedeng tatlong tugtog. Diba po? Ah, sa barangay ano, sa barangay sa barangay ano, sa barangay malayo. Ito po, ay, ganito po ang handa. Ah, ito, ang ano po ngayon, ang sasayaw po ngayon ay mga taga-barangay nakagaya po sa amin, sitio sa amin, sitio nunok. Yan. Tatlong tugtog po, walang sasama. Bawal po nakachinelas. De pasok ng mga taga sitio namin. Tapos pagkatapos ng kanta na yun, may dalawa pa. Basta taga sitio lang namin yung sasayaw doon. Pagkatapos ng tatlong tugtog, tatlong kanta, iba naman ng sasayaw, iba naman yung sitio. Kumbaga paikot lang po baga. Kaya maganda yung samahan, hindi nagkakagulo kasi kalimitan ngayon sa mga kabataan, medyo maiinit sa away kaya. Pero doon po hindi. Tingnan niyo yung mata. Sa mata makikita. Di ba? Sisip-sipin ko ngayon sa mata. Ganun po sa amin hanggang ngayon.
yung buhay, ano, nakagisnan ko na hanggang ngayon, ginagawa pa rin nila. Pero hindi pa ako medyo nag-enjoy nun ako'y kabataan kasi. Puro kulang po sa pera. Alam niyo yung salmon, sa sobrang ano niya, yung malasa niya, yung bulo, parang may mantika siya sa loob. Mantika na isda. Ang sarap naman. Nag-share po uwi ako. Bibidyo ko yung probinsya namin. Panoorin nyo. Sasabihin nyo, aba, pagkaganda nga pala din eh. Sa lugar namin. Kasi sa amin po, malay nyo, papunta kayo sa amin. Sasabihin ko na para alam nyo yung pupunta. Alam nyo yung madadatnan nyo doon. Sa amin po kasi, may poles. Tapos yung poles, yung ibaba naman ng poles, dagat. Kaya kahit hindi ka na pumunta ng kung saan saan lugar, sa amin na lang kompleto na. Hindi nga lang po siya ganun ka-develop, pero siyempre yung mga kalaban, mga Boracay na rin, eh, maganda yun. Pero pag nakabot ka sa amin, the best. Yung pulse po sa amin, sa Real Quezon, sa Nunuk Falls, may entrance po doon. Hindi ko lang kung tinaasanan nila. Hindi ko lang kung alam kung tinaasanan nila. Pero noon ay 20 sa ulo. Mura. Napakamura po. Libre na bata. Ngayon po eh, hindi ko na alam ko. Pero baka ganun pa rin kasi isang taon lang pa naman hindi nakakauwi. Tapos po dun sa pag naglakad pa kayo pa po dun sa ano, barangay namin. Doon po naman yung barangay Malapad. Dun po naman yung real sharp. Medyo malaki pong alon dun. Kaya may mga nagsasarp. Ito po yung ulo, ay yung mata. Hanapin nyo sa internet. Real sharp. Lalabas yun. I-google nyo. Nakasana yung ganda sa amin. Pasabihin nyo, hindi ako nagluloko. Nakakapagod pala. Ano po ang paborito niyong ulam? Yung mga native.
paboritong ulam na native ang ginagawa ng paglong panganay. Yung punggalunggong na maliliit, binabalot niya sa dahon ng saging, tapos po ay isasain niya parang pinaksiw. Tapos pag inahon ng palibo yun, napakalambot ng dinik. Kaya kain pati tinik. Tapos pipigaan nyo ng kalamansya. Sa amin po, kalamansya, punta lang kayo sa ano, tabing bahay, sa likod. May kalamansya, pipitas lang kayo. Pinipiga doon. Suwabe. Napakasarap. Kung kilala niyo yung dulong, dulong po ay na alam niyo yung dilis, hindi po yung dilis po malalaki pa eh. Ganyan pa siya kalalaki. Yung dulong po, napakaliliit nun. Parang sobrang liliit. Mahal po ng kilo nun. Yung mga 200 plus ang kilo. Masarap naman po dun. Tawag sa amin, sa Quezon. Pinais. Sabi po sabihin ng pinais sa amin. Dahon ng saging. Babalutin, ilagay mo doon si dulong, tapos babalutin mo ganun ng ganun, balot na balot, ilagay mo sa kaldero, tapos ilagay mo ng alam niyo yung kalamyas sa ilalim, yung sariwa po, para pwede na rin ulamin yung pag naluto. Yun ang pinakampang asim. Tapos siyempre, ilagay niyo ng bawang. Yung kung ano, no? Luyan. Tapos medyo huwag niyong sasabawan. Medyo ano lang. Kunti lang pa na. Medyo mapahais siya. Pag inahon niyo yun, tapos di uulam niyo na. Bubuksan niyo ngayon yung dahon. Pagbukas niyo yung dulong, yung parang malilit na dilis, aamoy na yun sa, ano niyo, sa ilong niyo. Bango-bango. Tapos pipigaan nyo din ng kalamansi. Tapos magkakamay kayo. Diyos Lord. Heaven. Quality. Ganun lang po kasimple sabihin. Masaya na ako nung pagkakulam. Kaya yung kinain na tulingan, masap niya. Kapalid ko, pinipit-pit pa yun. Pinapalapad pa yung tulingan. Tapos isasain niya. Pero, ba't ako nabusog? Mayroon po ito kung nangay mo. Dito po kasi sa Korea. Ang wala lang dito, yung ibang gulay sa atin. Pero pag sa mga laman dagat, mayroon po lahat dito. Galunggong wala, pero may kaparehas. May medyo malansa.
Kasi po kaya naman ng mga protest dito na kagaya sa atin, meron man, mahal. Kasi galing ibang bansa. Kasi po ganun. Nga po, may winter sila. Ay, paano mabubuhay dito yung mga protest na kagaya sa atin na nabubuhay sa Pilipinas. Pagkapit po ako eh. Hindi pa pala ako nakakalbo. Kunti na lang kalbo na. Tignan po natin itong ano to? Dynamite. Yan po, saw-saw. Dynamite nga. Hindi naman siya sumasabog. Okay lang. Harap din. Parang sabaw ng balut. Solve. Tira ko na po itong dynamite. Tsaka yung galong ko. Matigas. Ah, busog na naman po. Maraming salamat po ulit doon sa mga nag-subscribe at saka mga nag-likes sa mga videos ko. Sana po madagdagan pa. Saka ayun po, marami pa akong gagawing video. Sorry po. Yun lang po at ano. Maraming salamat. Salamat po. Ingat po kayo. Bye bye. At teka. Madami yung ano ko. Bye bye po.